Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay napakaraming problema lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal. Alam niyo po ba mga bossing ko na marami po tayong mga iba't ibang mga pamamaraan para maka-attract po tayo ng swerte. Pero syempre mga bossing ko, kailangan po ay may lubos kang paniniwala sa mga ganito mga pamamaraan. Kung kayo po ay may alilangan ay huwag niyo po itong tatangkain gawin. At ganoon din po mga bossing ko, kung ating mga hinihiling ay tungkol po sa usapin ng pera, kailangan po natin magsumikap at mag-isip ng mga pamamaraan paano pa natin ma-achieve ang mga pangarap po natin. Ngayon po mga bossing ko, ito naman po ay tungkol sa mga kalusugan or kaya yung lagi na lang kayong minamalas, lagi na lang kayong apple of the eye ng mga chismosa-chismosa, manalangin ka lamang ng time-team, yan po mga bossing ko ay kailangan concentrating positive. Kung naman yung ginagawa kong mga pampaswerte, ako ay suswertein, magpo-flow sa akin ng kaswertehan at mawawalan na kung ano man ang makamalasan na aking pinagdadaanan. Kaya ngayon mga bossing ko, kung kayo pa isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay lagi na lamang po may problema sa usapin ng pera. Alam niyo po ba mga bossing na marami po tayong iba't ibang mga pamamaraan para po tayo ay maka-attract ng kaswertihan or kaya hindi na po tayo mamblema pa sa usapin ng pera. Ngayon po mga bossing, basta lagi niyo po tatandaan, basta usapin pera, kailangan po yan ay pagsusumikapan po natin. Mag-iisip tayo ng mga iba't ibang mga pamamaraan paano po tayo magtatagumpay sa buhay. Ngayon po mga bossing, ako po ay may ituturo sa inyo na simple pero napaka-epektibo. Kailangan lamang po natin ng isang malinis na papel. Kailangan din po natin mga bossing ko ng peppermint. Kung hindi po peppermint, ay oregano. Tapos, lalagyan lang natin ito ng konting asin. Ito po ang pagganap. Isusulat po natin dito ang numero 8. Yan. At pagkatapos, susulat nyo po dito 3, 4. Pero yun, ang suma po noon ay 7 din. Kasi 3 plus 4 equals 7. Kaya sulat po natin dito ang ating tunay na pangalan at apelyido. Sa loob mismo po mga bossing ko ng number 8. Ayan, ganyan. Sa loob mismo. Apple Pagyo. Ito na po tayo sa baba. Pagyo. Apple Pagyo. Yan. Pagtapos dito mga bossing ko, paikot kung ano yung mga pangarap po ninyo sa inyong pong buhay, paikot po siya. Halimbawa, magkaroon ng maraming pera. Magkaroon kuwit. Magkaroon ng magandang bahay. Tapos kuwit. Magkaroon ng magarang sasakyan. Last kuwit. Magkaroon ng negosyo na dito na ako yayaman. Ayan mga bossing. Pagkatapos nito mga bossing, ilalagay po natin itong ating peppermint at kaunting asin lamang mga bossing. Yan. Pagkatapos, kayo po ay uulitin nyo po ang inyo po mga panalangin dito tayo sa may silangan. Ang paggawa po ng mga pampaswerte ay tuwing Tuesday or Friday na 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Pero kung kayo po ay abala sa mga ganyang araw, kahit sabihing pinakamabisang araw po yan, pinakamaganda, lalo-lalo na sa mga psychic, sa mga albularyo at sa mga gumagawa ng mga pampaswerte, at ikaw naman po ay nagmamadali at hindi ka rin makakapag-focus, ay mainam pa gawin nyo kahit anong araw, basta magpupulang damit kang pataas. Tapos panalangin ng time team mula sa inyo pong puso ang pagwi-wish. Pagkatapos po nito mga bossing, tutupiin po natin to. Basta kung kayo magwi-wish po dito, huwag po kayong gagamit ng sana. Pagkatapos po nito mga bossing, ito po ay iipit ninyo sa may altar po ninyo. Halimbawa, sa may santo ninyo, kayo po ba ay may santo ninyo, ipit nyo lamang po siya doon. Pagkatapos mga bossing, ay importante yan, para may tumalsik eh. Ngayon po mga bossing ko, ang importante, nakagawa na po kayo. Tapos, kalimutan nyo po ito mga bossing. Ito po ay maaalala nyo na lamang kapag po kayo ay, kumbaga naglilinis,
Halimbawa, makalipas ng mga ilang taon, ilang daan taon, charot. Hindi po, kayo eh, makalipas ng mga ilang buwan. Basta alisin nyo sa isipan nyo, kumahit kayo ng gusto. Pero sa akin, mga bossing ko, taon bago po natupad. Basta huwag kang maiinip. Darating at darating po yan sa inyo. Kasi ang isang bagay, lalo-lalo na kung kinainipan mo, lalo po itong, halimbawa, inintay mo na inintay, nainip ka, lalo po itong tumatagal, lalo-lalo na kung may involved na pera po ito. Pero kung ito po i-ignore ninyo, importante po yung nakagawa ka na, magugulat ka na lamang na ayan na yung matagal mo na palang inihintay, dumating na. Kapag po kayo naging abala, hindi nyo na siya, nawala na siya sa isipan ninyo, saka kanyo na lang ito maaalala kapag po bigla ang dumating na ang swerteng matagal nyo nang inihintay. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa ganito, subukan nyo na po itong gawin. Simple pero napaka-epektibo. Pagkatapos, gugulatin ka na lang po nito, basta huwag nyo siyang iintayin. Ang importante, hindi ka nakakalimot, tumawag sa mga Panginoon. Yan ang pinaka-numero uno po nating sandigan, numero uno na tutupad ng mga pangarap po natin. Ito po isang kap lamang para mabilis nating ma-achieve ang mga pangarap po natin at dagdagan ang sipag at tiyaga. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat po, bossing!